Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Oh, na ito nga si BBM ay gusto na daw ipasara or panghimasukan or kontrolin ang Davao na po. What? Gusto nang kontrolin ang Davao, no? Kasi ngayon nakita na natin, 'di ba? Nabalitaan naman na natin na ipinalitan na ho yung pinalitan na yung ilang pulis doon. Oh, pinasuspindi at ang plano nga daw ay lahat ng mga kapulisan sa Davao ay gustong palitan para makontrol ni BBM ang Davao. Sa kadahilanan nga po daw na lahat ng mga Davao Police ay parang mas sinusunod po daw ng Davao Police si Duterte kesa po daw kay BBM. Oh, at ayun, may mga nakausap naman tayo na mga tiga Davao na sabi ko nga, anong update nyo dyan? So sabi nila, kahit anong gawin nila dito sa Davao, hindi nila ito mapapasok at makokontrol. Sa kadahilanan nga, dati nga daw, binubomba nga daw sila eh. Wala naman daw sa kanila, hindi naman daw sila natinag. Anong mga panahon ng gera dyan sa Davao, ng Abu Sayyaf ba yun, tawag doon? Oh. Tapos daw si kaya nga sabi nga ng mga taga Davao, hindi nila kakayanin ng Davao kahit anong gawin nila. Although may siguro yung mga pagpapalit-palit doon ng mga pulis na plano nga yun ni BBM, yun nagagawa nila, pero hindi nila pa rin kayang kontrolin ng Davao. At ang at saka ito pa, lalahanin nun natin na si Tatay Digong lamang po ang nakapagpatupad at nakapag maayos po ang organisasyon, or talagang si Tatay Digong lang po ang nagmalasakit sa mga kapulisan diyan sa Davao. Na halos sa tinagal-tagal na ho na papalit-palit po ang mga presidente sa ating Pilipinas ay natatanging si Tatay Digong lang po ang nagmalasakit sa mga kapulisan, kasundaluhan at sa lahat ng pati yung bumbero ata, 'di ba? Parang kinaasan ata ng sahod ni Tatay Digong 'yon. Shoutout kay Ma'am Yuni at kay Ma'am Tess, kay Ate El Linda. Shoutout sa inyong lahat diyan. Kay June, kay Samuel, like naman tayo diyan, baka naman magusto niyo mabuhay pa ng matagal. Tinakot eh. So yun nga, no, ito nga, di ba, talagang napapansin na natin na talagang yung martial law, o hindi lang na-declare o hindi lang lumabas sa mismong bunganga ng presidente na ninyo, nila. Bakit? Tanggap nyo ba presidente nyo siya? Eh ako pa rin, si Duterte pa rin ang presidente ko eh. Oo, kahit ngayon naman eh, kahit naman hindi nila sabihin eh, halatado naman na ang tinuturing ng sambayan ng Pilipino ay si Tatay Digong pa rin ang presidente. Oo. Si Tatay Digong pa rin ang si Tatay Digong pa rin yung tinuturing. Tingnan nyo, kapag may balita nga na magagandang ginagawa, etong si BBM, ewan ko lang kung maganda ba, kung may maganda ba, ang nangyayari nga po ay tawag dito, ay hindi nga halos pinapansin ng mga manunood. Eh kapag si Tatay Digong na po ang naglabas or nagsalita, ayan na, viral na, trending na po. Pag si BBM nga. Ako ha, ito ha, para sa akin ha, hindi kayang kontrolin ni BBM ang Davao. Ako na nagsasabi sa inyo. Malaking gulo yan pag ginawa nila yan. Oh, malaking gulo yan na talagang diyan talaga masusukat ang tinatawag na loyalty ng mga tao or mga mamamayan, mga tiga Davao sa mga Duterte. Tsaka alam naman natin na talagang napaganda ng gusto ang Davao dahil sa mga Duterte.
At yun nga lang, hindi masyadong kinaya ng ating mahal na former President Rodrigo Duterte na mapaganda ang buong Pilipinas. Siyempre, mag-isa lang din naman yan. Ano ba naman kayo? Eh, si BBM nga, 2 years na, wala nga nagawa. Wala pa nga nagagawa. Bagsak na agad. 2 beses nang bagsak yung ano natin, yung Pilipinas natin. Oo. Di maiiwasan ang korupsyon sa BBM at PRD kasi puro ano to? Comparison. Kasi puro pakapalan ang admin ngayon. Naku po. Oh. Sabi nga ng mga taga Davao nung napapansin na nga, napapansin na rin naman na siguro din talaga ng mga taga Davao na gustong pasukin ni Marcos yung Davao na yan. Kasi nga, unang-una, halimbawa, di ba gustong-gusto nila ipakulong si gustong-gusto nila ipakulong si Tatay Digong. So kapag pumasok sila ng Davao, pag inutos nila doon, hindi naman kaya nilang ding, hindi rin naman din nila kayang basta-basta lang pasukin ng Davao. Oo. Dahil kahit nga yung mga pulis din sa Maynila, alam ko mas gugustuhin pa rin nilang suportahan si Duterte. Dahil bakit? Si Marcos may nagawa ba sa kanila? Wala naman nagawa sa kanila si Marcos ah. Hindi katulad ni Tatay Digong ilang taon pa lang, 'di ba? Itinaas ang mga sahod ng mga kapulisan, mga kasundaluhan at iba pa. Oh, ay ngayon 2 years na ho mahigit. Magti 3 years na ho nakaupo ang presidenting si Marcos Jr. Pero ang tanong, may nagawa ba sa mga kasundaluhan? Wala. Katulad lang nung mga Coast Guard. Lagi silang pinapabomba dun sa China. Oh, 'di ba? Kung talagang may concern ng pangulo natin sa mga nasasakupan niya or sa mga empleyado niya, kumbaga, empleyado na lang para mas maganda pakinggan, no? Empleyado niya 'yun, 'yung mga ano, Coast Guard, no? Pero yung mga binubomba na ho ng mga ano 'yung tauhan niyo sa West Philippine Sea, imbis na makipag-peace kayo sa China, mas lalo niyo 'yung silang ginagalit. Kasi nga, bagay, nasa script niyo na 'yan na, oy, ganito, magpabomba kayo, na, magpabomba para magalit lalo 'yung taong bahay sa mga Duterte. Bombahan lang kayo, punta kayo, magbabomba kayo para lalong magalit ng mga taong bahay sa Duterte. Pero tingnan nyo, ito na napakaganda lang ho talaga ng mga nangyayari ngayon na katulad ho yan sa West Philippine Sea, diba? Sino ang lumabas na talagang may secret deal, diba? Ang mga Dilawan, ang Marcos. So ang nakakaganda lang ho dito kasi nga kahit anong paninira sa mga Duterte, kahit na anong ibato nila nakasiraan sa mga Duterte, bumabalik lang din naman sa kanila. 'Di ba? Katulad lang 'yan sa Yolanda. Mas parang ang ginawa nga ni di sa totoo lang ha, ramdam ko parang nagsisisi dun si Marcos sa mga sinabi niya. Kasi isipin niyo maigi ha. Oo, kasi kung hindi niya sinisi ang Duterte mapatungkol sa Yolanda, yung mga, lalong-lalo na yung mga Gen Z ngayon, yung mga Gen Z na gusto ring manood sa politics topic or issue, doon nila nakita na, ay, ganyan pala, ang dami palang, mayor palang pala si Duterte, hindi pa mayor si Baste, tumulong na talaga sa Yolanda. Diba? Ang laking sampal sa kanila yun. Kaya nga ngayon, todo sisi siguro din si BBM na, bakit ko ba sinabi yun? Bakit ko pa ba sinabi? Dati hindi ko na sinabi. Yan tuloy, nalaman tuloy ng iba pang tao or naalala yung mga magagandang ginawa ng mga Duterte dyan sa Tacloban. Ikaw kasi, sabi ko sa'yo, mag-jin-jin ka lang wala, gusto mo talaga mag-pulburon Wala tayong magagawa doon. Ay, lako. So, ngayon nga, no, alam naman natin, katulad niyan, yung nakaraan, may tanim-tanim pulburon sa Davao. Biro mo ba naman, Tsaka, in fairness, kakaiba po talaga ngayon yung panahon natin.
Kakasobrang kakaiba talaga ng panahon natin ngayon dahil biruin mo yung pulburon ay kusa nang dinadala sa checkpoint. Diba? Saan ka nakakita nun? O ngayon, yung ating tawag dito, yung ating mga tawag dito, yung ating mga mangingisda. Noong panahon ni Tatay Digong, ang laya nilang mangisda sa ating karagatan. Pero ngayon, gutom na sila. Diba? Mas tinututukan ni Marcos ang problema or ang panggagalit sa China kaysa tutukan yung mga pangangailangan ng kapwa nating Pilipino, lalong-lalo na ho yung mga mangingisda diyan sa nasasakupan ng West Philippines na yan. Sabi nga ni Ate Yuni, pulburon pamor. Diba? Pulburon pamor. Eto. Ang laki ng kinikita. Ang laki ng kinikita nila sa Davao City. Ayaw pa nilang suportahan. Bobo talaga ang presidente. Hindi sa totoo lang yung Davao, may mga ano pa dyan, may mga project pa dyan, no? May mga project pa po dyan na ano, na tawag dito na hindi na naituloy kasi tinanggalan nga sila ng ano, ng pondo. Tinanggalan sila. Marami pang mga project dyan na ano, na maaaring gawin pa dyan sa Davao. Pero ang ginawa nga, inipit sila sa pondo, no? Ang dami-dami pa pong pangarap dyan na mga dapat gawin dyan sa Davao na mas papaganda yung pakaso nga lang, ang may hawak ng pondo ay si Tamba. Kaya ayun, hindi na sila ano, hindi ayun, parang ginipit sila or parang pinagdamutan sila. Ganyan kalupit ang ano, ganyan kalupit ang mga ng Marcos sa mga Duterte. Tapos ngayon, 'di ba, makikita natin, ay grabe naman ang mga Duterte, wala niya ang mga Marcos. Yun ang gustong maano ni ano ni BBM na magmukha siyang kawawa, mukha siyang aping-api. Pero sa likod ng katotohanan talaga, siya talaga 'yung nang-aapi. Siya talaga 'yung nang-aalipusta. Tapos ba ang masakit nga dito, ang hirap nga sa mga ibang hindi ko naman nila lahat, no. Ang hirap sa ibang mga Pilipino ay ang bilis nilang magpapaniwala at magpauto. Kita mo ngayon ha, ang dami pong mga proyekto katulad niyan, yung interview ni BBM sa ibang bansa, sa Singapore ba yun? Bumilib, no? Bumilib ang mga ibang bansa sa kanila, mga ibang lahi. Pero ang tanong, may impact ba sa Pilipinas yun? May ano ba tayo doon? May mapapala ba tayo doon? Ang hirap kasi sa administrasyon natin ngayon, puro lang salita na kulang naman sa gawa. Totoo naman eh, magalit na kayo kung magalit eh. Hindi ko naman sa talagang dinadown yung ating presidente. Na may mga magaganda rin naman siyang ginagawa, pero hindi ko lang alam. Ate, may gibara, ano ba? May maganda ba ginawa? Wala. Hindi ko alam. Sabi nila, mga vlogger niya, may nagagawang maganda. Ma'am Jen, may galib siya out po. Diba? Kasi, napapansin ko ngayon eh, puro na lang salita ng salita. May the Philippines is so very comfortable. Bilang ganun. Pero, may nahihita ba tayo? Di ba ang daming lumalabas sa mga bunganga na plano. Hindi, ito naman talaga ang gaganda ng plano naman. Ito hindi tayo magiging ano dito, magiging patas tayo. Ang gaganda ng mga laging plano ni BBM sa Pilipinas at talagang pinagyayabang niya yan sa ibang bansa kapag nagta-travel on the water siya doon, no?
Ang dami niyang mga magagandang ginagawa pala. Ang dami niyang mga magagandang pinaplano para sa Pilipinas. Kaso, ang masakit dun, puro plano lang. Katulad yan, yung sa mangingisda, asan na? Hanggang ngayon, wala pa rin. Eh, mas lalo pang lumalala ang tensyon sa China. Eh, samantalang, eh, nag-aantay lang naman ng China na makipag-usap yung presidente natin. Oh. Nag-aantay lang naman na ano eh, nag-aantay lang naman na kausapin eh, mag-usap tayo, ganito, peace, o ganito, ganyan, ganito kasunduan. Magdala lang kayo ng pagkain, katulad lang nun sa ginawa ni Tatay Digong. Oh. Ang ginawa niya nga lang, ang pinagkaiba, inutakan ni Tatay Digong ang mga China, ang Chinese. Diba? Inutakan niya kasi ang sabi niya ay pagkain lang ang dadaling niya dun sa Sierra Madre. Hindi alam ng mga Chinese na may mga kargamentos pala. Okay, kaso ang ating presidente binali lahat ng mga rules or kasunduan ng China at ng mga dating kasi ito lang isipin nyo, paulit-ulit po namin sinasabi to. Yung agreement ng China at ng Pilipinas ay noong panahon pa ni Pinoy yan, na yun lang din po yung itinuloy ni Tatay Digong. Kasi nga, iniisip ni Tatay Digong doon ay yung mga mangingisda. Oh. At talagang nasaksihan natin na totoo yun. Na sinabi talaga ng mga mangingisda na noong panahon ni Tani Duterte, malaya kaming mangisda. Pero noong panahon ni BBM, wala na. Kalitsi-litsi na kami. O paano na kami ngayon? O sabi ni BBM, eto, bigyan ko kaya Tambi, buntami yung mga mangisda, bigyan mo taglilimang kilong bigas. Ang tanong, hanggang saan ang limang kilong bigas? Kahit ilugaw mo yun, hindi haabot ng limang buwan yung ng isang buwan yung limang kilong bigas. Pero ngayon, ang masakit nga dyan, no, kaya kung sino pa ho yung mga talagang nagmalasakit sa bayan, katulad ng Duterte, na talagang nagmalasakit ng todo sa bayan natin, sa bansa natin, eh sila pa yung kinakasuklaman ng iba. May kesyo binenta daw. So, binenta ang West Philippine Sea. Paanong binenta? Eh kung binenta, eh di pinalayas na kayo dyan. Eh di wala nang Sierra Madre dyan. Diba? Isang malaking katangahan kasi yung sabi ko sa inyo, huwag kayo magpa... Di, ito ha, totoo naman yung sinasabi ni Banat Bay. Na kahit sa aming mga vlogger, huwag kayo masyadong magpaniwala. Mag-aano pa rin kayo. Tuklasin nyo pa rin kung ano yung tama o mali. Diba? Eh, nangyayari kasi ngayon. Mag may nabalitaan lang sa vlogger na, uy, si ano ha, yung West Philippine Sea binenta na. Yung West Philippine Sea, ano? Yung West Philippine Sea, pagmamayari na ng China. Sabi ni ano eh, sabi ni Cas Jarrett eh. Napanood ko dun sa vlog ni Cas Jarrett. Oo, binenta na yung China. Binenta na yung na pagmamayari na pala ng China. Oh, tinitrigger nila. Totoo naman yung sinabi nito. Tinitrigger, bakit naging kuting ang tiger? Akala ko trigger to eh. Tiger pala. Hindi naman talaga ginagawa, tinitrigger nila yung China. Tingnan mo nga, sino naapektuhan nyo? Ang kawawa ho dito, hindi naman kawawa dito yung gobyerno natin eh. Ha? Hindi naman kawawa dito yung gobyerno natin. Hindi kawawa dito si BBM. Hindi kawawa dito si Tamba. Ang kawawa dito yung mga mangingisda. Kasi nga, tingnan nyo, hirap na sila, hindi sila makapangisda. Yan ang dapat solusyonan ng gobyerno natin. Hindi yung anak ng teteng, puro na lang, hindi tayo magpapatalo, hindi tayo magpapaapi, hindi tayo magpapasinda, pero tingnan mo, yung mga mangingisda, gutom na. Tapos kapag may mga, ang pinakamasaklap pa ho nito, kapag may mga congressman, mayor, na maaaring kumampi or natutunugan nila na kakampi ng mga Duterte ay tinatanggal nila. Tinususpindi.
pinapatungan ng mga kaso na wala namang sayos. Or na kahit na napakaliit lang na kaso or violation ng isang mayor at gobernador o kung ano mang pwesto niyan sa gobyerno, eh kapag kakampi ka ng Duterte, suspension ka. Ganyan kalupit ang administrasyon natin. So ngayon, eto nga, yung Davao, dahil na yung Davao na lang talaga siguro, ang alam ko, ha? Ang para sa akin, ang Davao na lang talaga siguro ang natitirang lugar na talagang hirap na hirap talagang manipulahin ng administrasyon. Kaya nga tinatrabaho na nila ngayon. Eh kung napanood nyo na yung mga video about dun Kalabana, dun sa Shabu, dun sa Pulburon. Nai-vlog na rin yan ni Boss Dada, ni ano, nai-vlog na rin po yan ni Banat Bay na tanim Pulburon sa Davao, di ba? Oh, dun pa lang may kita nyo eh, na talagang may katarantaduhan ng ginagawa. At maraming salamat kay Ma'am Lizelle Mabi. Thank you sa maagang pa-blessing. Oo. Thank you po talaga. Ayan. Ayan. Speaking of bayad, ayan, binayaran po ako ng 125 pesos ni Ma'am Lizelle. Kasi lagi naman nila sinasabi sa akin, bayad daw ako eh. Ayan. Binayaran po ako ni ano. Dinaan sa magandang talumpati at taliwas sa mga sinasabi ang ginagawa. That's true. Hindi, di totoo naman eh. Maraming plano si BBM na magaganda. Diba? Eh nga yung, dyan niya nga nabubulag yung mga kapwa natin Pilipino eh. Paulit-ulit lang, ang ganda ng mga, ay, ang ganda naman ng mga plano ni BBM sa Pilipinas. Oh, tapos, hanggang plano lang. Tapos, asan na? Asan na yung plano na yun? Katulad na ngayon, nung nakaraan, may talumpati na naman. O hang-hanga yung mga ibang lahi. O ang tanong, asan na yun? Masabi na naman ng mga tanso, mag-antay kasi kayo. Putanat, dalawang taon ng gutom ang Pilipinas, eh mag-aantay pa ba? Kailan kami mag-aantay? Hanggang kailan kami mag-aantay? Kapag butot balat na yung mga katawan namin? Ganun ba ang mangyayari? Anak ng teteng naman o. Oh, Ma'am Grace, Ocho Concha, Megilip Sharaw. Oh. Mga mukhang pera sila kasi kaya puro nasa bunganga nila bayad mga ob-ob sila, mga bangag. Naku po, nagalit na si DDS supporters. Ang ganda naman ni DDS supporters. Oh, wala na akong tiwala sa BBM na yan. Traitor, Judas, walang utang na loob. Ay po. Sa mga Duterte at sa taong bayan, ginastos niya sa PI at biyahe ang buwis ng taong bayan. No, 'di ba? Eh kahapon pa nga lang eh, 'di ba? 'Di ba binalita ako sa inyo. O ito, ulitin ko ulit kasi baka mamaya eh yung mga ano niya hindi nakapanood. No, ulitin ko ulit kasi baka hindi napanood ng iba diyan. O katulad lang ho nitong balitang to, eto dapat din po talaga natin pag-usapan to, no? Pag-usapan po talaga natin ng gusto to sa kadahilanan po na tayo rin po ang tayo po yung maaalarma dito, no? Tayo ang maaalarma dito sa ano na to. Katulad to, panoorin natin to. Kahapon inilive ko to, papanood ko pa rin po sa inyo. Ito ang isang ekonomista kaugnay sa kasalukuyang estado ng palitan ng piso kontra dolyar. Si MJ Mondejar sa report. Bagsak ang stock market at palitan ng piso kontra dolyar. Wow. Yan ang pahabol sa atin bago matapos ang linggong ito. Ngayong linggo, pumalos sa 59 pesos kada dolyar ang palitan. Ito na ang pinakabagsak na halaga ng piso sa Marcos Jr. administration. So, pinakabagsak na piso sa administrasyon Marcos Jr. Ano pa rin masasabi dito ng mga tanso? Ay hindi, magaling pa rin si BBM. may Talano Gold, may Talano Gold. Bukod dyan, bumagsak din ang stock. 89.93 points. 1.38% ang Philippines stock market natin. Hindi, ito talagang nakakabahala to, guys. Akala nyo, biru-biru lang ba to? Akala nyo, nakakatuwa yung mga ganyang balita na yan? Yan, yung Philippine stock market na yan? Putay na, lahat tayo dyan.
Kapag yan, bumaba yan, tataas na naman ng presyo ng mga bilihin dito. Tandaan nyo yan. O, sige, sige, mamaya, mamaya. O, ito, nung si tatay niya, sinabi niyang with the, ano to, consent and listen, kaya di pwede ang ML kundi aprubahan sa Kamara at Senado. Huwag kayong matakot. Aba. Huwag pa rin daw tayo matakot. Boss Jay, maraming salamat po sa pagmalasakit sa sambayan ng Pilipino. DDS po ako. Isalamat din sa inyo. Alam nyo, dapat kayong pasalamatan kasi siyempre kami dito nagbabalita lang. At salamat kasi nakasuporta kayo sa amin ng mga DDS vlogger and Banateros Brothers. Oye, ha? May Banateros vloggers and Banateros kasin na, ha? Ang kasin, ako, si Judea at si Spencer. Ayun yung mga kasin. Ang brothers, si Bus Dada, Pucholi, tsaka si Banat Bay. Kami yung kasins. Ay, yun po yun. Ito. Market sa 89.93 points o 1.38%. Isa rin ito sa mga pinakabagsak sa kasaysayan ng Philippine stock market. Pinakabagsak sa kasaysayan ng Philippine market. Partida po, ha? Dalawang beses na po ito. Ha? Dalawang beses na sa panahon ni Marcos. Bagay na nakababahala dahil makaka-impluensya ito ng malaki sa pag-atras ng mga investor sa bansa. Ayon sa ekonomista Dr. Michael Batu, malaki ang kinalaman dito ng political climate sa Pilipinas. Kabilang na dyan ang tensyon sa mga pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea. I think yung political situation dyan sa Pilipinas, at isama nyo pa yung geopolitical risk, you know, because of our relationship with China, I think it's finally it's taking its toll and it's manifesting na sa state ng financial markets sa ating bansa. Gagalaw naman daw ang Bangko Sentral para agapan ang epekto nito sa ekonomiya. Mas President Robert Carreño, asahan naman. Kahit na magtaas, aasahan na daw natin na magtataas na nga daw ang presyo ulit ng bilihin. So, ibig sabihin, yung 6, kasi kami, ang kinukonsumo naming bigas dito ay nasa 60 pesos pataas. No, ang kinukonsumo naming bigas. Ganyan ka talaga, hindi bagay sa kutis ko kasi. Pag yung umurahin na bigas eh. No? So, yung 60 pesos na binibili ko per kilo ng bigas, maaaring maging 63 yun. Maaaring maging 63 pesos or maging 65. So, the best president pa rin, no? Best president pa rin. Best president pa rin siya. Si BBM, best president, oh. Ito. Na mas tataas pa ang inflation. Magmamahal lalo ang presyo ng mga bilihin at lalala ang krisis sa bansa. Ayaw nila na palagpasin ng 60 pesos sa kada US dollar ang palitan, no? So ibig sabihin lumalabas po yung dollars. Ito, gusto nyo maraming investor tapos gusto ng admin makipaggera sa China. Ob talaga. Hindi, ito, yan nga yung hindi alam ng ibang mga Pilipino eh. Saan ba nang gagaling yung ibang mga produkto natin dito? Appliances, produkto, kung ano-ano pa. Sa China galing yun eh. O ngayon, bumagsak itong ano natin, kaya-kayang saluin. Hindi, nandiyan Amerika. Ayan, ang Amerika, iyan kasi yung lagi nilang binabanggit. Ang Amerika nga daw, ang papalit na investor dito sa Pilipinas. Ayan, tanong asa na. O Ate Reggie, maraming salamat sa pa-blessing mo. Asa na? Asa na ang investor na ang i-invest ng Amerika. Eh walang niya yung i-invest nga ng Amerika napunta na sa Malaysia. Ay sa galing ba sa Amerika 'yon? Wala nang ang mahirap, 'di ba? Ha? Bobo nito. Wala na daw mahirap. Ay, sorry. Haka-haka lang yan, sabi ni Gregory. Haka-haka nga lang daw yan. Haka-haka lang tong pagbaba ng ano natin. Ano lang to, sabi-sabi. Nag-gets kita, Gregory. Sorry, namura tuloy kita. Walang mahirap dito sa Pilipinas. Haka-haka lang. Dabao nag-export prutas sa China, $1 billion. Sa US, $1 million lang.
diba? Davao nag-export prutas sa China, billion dollar. Sa US, million dollar lang. Hindi. Apa, best president pa rin si BBM. Best president. Oh, yan nga yung hindi alam ng ibang mga tao eh. Sabi ay, putain na, China, pro-China, pro-China. Patignan nyo ba naman, ito totoo to ha. Ang in-export po ng Davao, China is billion dollar ha, billion dollar. Samantalang sa US, million lang. Tapos sasabihin nyo, best ano, best investor ang Amerika. Eh walang nga nga, binibinigyan nga lang tayo ng 500 million eh. 500 million lang ba yun? Samantalang sa Ukraine ba yun? 19 billion ba yun? Anak ng teteng. Diba? Anong klaseng kagaguhan yun? O kaya, hindi kaya, wait lang ha, hindi kaya, pero mahirap na magsayta eh. Hindi kaya ano, hindi kaya kaya mababa 'yun dahil yung iba nasa nakatago na. Idol eh, haka lang ako ng baril kasi gutom na ako, mahal na ang bigas. Ano to? Ahawak na lang ako ng baril. Mag-hold up ka na lang ba, grabe naman. Pero libog, ano to, nung libog na bansa natin, best president pa din ang mga buwisi talaga. Bilog pala, lubog. Wala ko libog, iba talaga libog yung pinagsasabi mo dyan. Tumaas man ang dollar, kawawa naman ang Pinas kasi nagtaasan din ng bilihin. Useless nga din eh. Useless din, tataas ang dollar, tataas din ng, wait lang. Tumaas nga ang dollar pero pagdating sa bilihin nga. O kasi useless din 'yun. O halimbawa, itaas yung mga sahod ng mga manggagawa dito sa Pilipinas. Halimbawa na 500 minimum. O itaas ng 630. Tapos yung bigas gagawing 150. Wala din, 'di ba? O anong ano doon? Kasi mamaya kasi ganyan yung gawin eh. Itataas ang mga sahod ng mga employee, mga manggagawa sa 400, ilalagay siya sa 550. Tapos yung bigas, yung bilihin, itataas din. So ibig sabihin, useless din lang din yung pagtaas ng sahod ng mga manggagawa dito sa Pilipinas. Tapos itataas din yung bilihin. Paano kasi? Binubusog nila yung bulsa kaila kaya kalulubog ang Pilipinas. Manood na lang kayo ng ano to, control ng Davao, ng bangag. Bakit magulo ba sa Davao? Iyon na nga yung pinakaano dyan eh. Yung pa nga, mabalik tayo dyan sa Davao na yan. Ayan pa yung pinagtatakaho ng mga tiga Davao. Sabi nila, maayos naman dito sa Davao. Yung mga adik-adik naman, yung mga nagbebenta ng mga pinagbabawal na pulburon, halos natakot naman na kay Duterte. Kasi nga, iilan na lang din yung natitira doon. So, totoo si nga, yung iba nga, baka wala na eh. Ngayon, bakit daw biglang nagpa-lusob doon ng dalawang batalyon na pulis? Para saan daw yun? Diba? So na, tapos hindi pa alam ng mayor. Ayun yung masakit doon, hindi alam ni Basti. Wala man lang parang excuse na, Basti, magpapadala kami ng 2 battalion dyan ha. Magpapadala kami ng 2 battalion na pulis dyan. Pinapaalam ko lang sa'yo, wala man lang ganun. So doon pa lang kabastusan na agad yung ginagawa nila. So ibig sabihin, useless na pala sa Pilipinas natin ng mayor, gobernador, no? Wala na po pala talagang kwenta ang mga ganyan sa Pilipinas kasi hindi na rin sila nirerespeto ng ano eh. Hindi na sila nirerespeto ng presidente ng administrasyon eh. Basta kung ano yung gusto ng presidente, wala kang magagawa kahit ikaw ang mismong ano diyan sa lugar mo.
parang kahit man lang sana respeto man lang, pairalin yung salitang respeto. Kapwa tao, no? Kaso wala eh. Pahardo, bastos ka rin kay Mayor Duterte. Oh. Eh, wala tayo. Alam nyo, yung mga kapulisan na yan, huwag natin ibas din yan. No? Dagawa ng sumusunod nga lang po yan sa utos ng nakakataas. No? Kapag hindi rin naman din nila sinunod yan, mawawalan sila ng trabaho. Kagaya lang ng mga gobernador, mga mayor na, na ano, mga mayor na sinuspindi. O ganyan din, pwede mangyari din yan sa mga kapulisan. Kaya yung mga pulis na yan, hindi rin natin yan masisisi na, uy, bakit sunod kayo nung sunod kay Marcos? Gito ganyan. Protocol kasi yan. No? Oh. Kapag sinuway nila si Marcos, sila kawawa dyan. Sila ang maapektuhan dyan. Kaya maaari, huwag natin i-bash or sisihin ang mga kapulisan. Kasi nga, sinusunod lang nila yung utos sa kanila. No? Halimbawa, utos niya, katulad niyan, yung dalawang batalyon na dinala doon sa pina, ano doon, or matagal na daw nandun, di ba? Matagal na daw doon, ang sabi ni Pardo. So, aminin man natin sa hindi, pero alam ko naman na hindi rin naman magsasabi ng totoo yun. No? Eh, wala tayong magagawa. At wala din silang magagawa. Wala silang magagawa. No choice sila. Eh, kasi nga, pag hindi nila sinunod yan, maaaring matanggal sila. Kaya nga yung pagsuspindi dun sa 36 ba yun? 36 na kapulisan sa Davao. Ang purpose po talaga nun is para matakot yung iba pang mga kapulisan dyan sa Davao. No? Ayun yung purpose dun. Kasi nga, sasabihin nila, sige, ayan na, may sinampulan na, ilan na yung sinuspindi. Kapag hindi nyo sinunod ang administrasyon, mangyayari at mangyayari sa inyo yan. Hindi nga po pwede yun, ma'am. Hindi po pwede yun, ha? Charlie, sir, tiyo, kapangalan pa pala kita. Sir Charlie Whiskey. Hindi mangyayari yun. Kahit alam ng mga pulis na mali yung ipapagawa sa kanila, susunod at susunod yun. No, depende na lang kung may isang mga or may mga kapulisan na talagang syempre may mga pamilya ho rin ho yan. May mga pamilya yan na syempre kung ako binata ako, halimbawa pulis ako. Una-una, ang tagal-tagal kong pinangarap na maging pulis ako, tapos bigla lang mawawala nang dahil hindi ka lang sumunod. Hindi ko rin gagawin 'yun. 'Di ba? Eh ang panakot nga suspindi. Or tatanggalin ka. Katulad nga nung ginawa sa mga kapulisan sa Davao. Diba? Na kesyo mas ang lumalabas nga dun eh parang mas mahalaga pa yung buhay ng mga adik kesa sa mga pulis. Bakit di nila suspindihin na rin si Mayor Baste? Yan ang hindi nila pwedeng gawin. Oo, yan ang hindi nila pwedeng gawin. Kasi tsaka hindi rin nila gagawin yan. Kung halimbawa sususpindihin si Mayor Basta, hindi nila gagawin yan. Kasi mawawala na yung propaganda nila pag ginawa nila yan. Kapag sinuspindi nila si Mayor Basta, mawawalan sila ng propaganda. O Ate GD, may galib shoutout. Mawawalan sila ng propaganda pag tinanggal nila si Baste sa pagiging mayor. Una-una, ba't mo tatanggalin? Katulad ng... Parang kay BP Sara lang yan. Anong sapat na dahilan para tanggalin si BP Sara sa DepEd, sa pagiging DepEd secretary? Unang-una, ang taas ng ratings at ang taas ng trusted, ang taas ng tiwala ng taong bayan sa kanya at binabalita yan sa mga mainstream media. So paano tatanggalin? Ganun din naman din si Baste. Oh. Yung performance sa pagiging mayor, andun pa rin, ang taas pa rin. Yung tiwala ng taong bayan ng mga taga-Davao, ang taas pa rin kay Baste. Oh. Paano nila tatanggalin yung tao? Oh. Edi malilintikan sila. Tsaka, mawawalan na nga sila ng propaganda. Kasi kaya lang naman nila ginigipit yung mga pulis doon. Ha? Kasi nga gusto nilang magalit yung mga kapulisan na yun kay, ano, sa mga Duterte. O katulad yan, sinuspindi sila. Ang gustong iparating sa kanila ng
administrasyon na magalit kayo sa Duterte kasi kung hindi dahil sa Duterte, hindi mangyayari sa inyo yan. Yun ang gusto ng iparating ng ano, ng administrasyon. Kaya Joe, huwag kayo mag-alala. Akala ng mga PNP chief at Kuting, masasakop nila ang Davao. Hindi nila alam na ang mga sundalo na ipinadala doon, makikisakay lang sila kay Kuting. Pero hindi sila tatalo. Hindi, yan naman kasi, alam mo, sa totoosin, alam ko din yan eh. Oo. Di sa buong Pilipinas, lahat ng mga kapulisan, kasundaluhan, hindi naman 100% mahawakan sa leeg ni ano yan, ni BBM yan. Hindi. Ako na nagsasabi sa inyo. Guro mga 20% ganun. Yan. Susunod sa kanya. Kasi siyempre isipin pa rin nung mga, paano lang, parang katulad lang din natin yun mga yan eh. Oo. Oh, susundin natin si Marcos. Bakit? May nagawa ba si Marcos? Tataluhin natin ng Duterte. Bakit? Anong nagawa ng anong masamang ginawa ng Duterte sa Pilipinas? 'Di ba? O ganun din yung mga kapulisan na 'yan. O isipin niyan, tana, dahil sa mga Duterte, nakaluwag-luwag tayo. Dahil sa mga Duterte, nakaahon-ahon tayo sa mga kautangan natin. Kahit mga pulisan, may mga utang 'yan. Parehas nga lang natin 'yan. Ang pinagkaiba, tayo, normal lang na tao, pero sila, mga bayani sila na may katungkulan at may responsibilidad sila na kailangan nilang gampanan dito sa Pilipinas. Diba? Eh nga lang ang masakit, hawak sila sa liig. Ano? Kapag hindi sila sumunod sa administrasyon, suspindi sila. Kaya nga yung ginawa dyan sa Davao na yan, isa na yung ano eh, parang sample. O ganito, suspende 36 police ba yun? 34, hindi ko masyadong alam kung ilan yun. Ngayon, kaya ginawa yun is para ipamuka sa mga kapulisan sa Davao na kayang-kaya silang suspindihin kapag sinunod lang, kapag hindi nila sinunod ang administrasyon. 35. Sample. Sa madaling salita, panggigipit talaga ang ginawa doon. Kasi sa totoosin naman eh, 'di ba? Wala naman talagang nilabag na batas eh. Kaya nga sabi nga, 'di ba? Ang sabi nga doon ay may mga memes nga ako napapanood sa TikTok na kapag binaril sila ng addict, hayaan lang nila. Kasi nga kapag nakapatay sila ng addict, suspindi sila. Kaya yung ginawa doon sa mga sa 35 na policemen ay pananakot 'yun. Para itatak sa isip ng ibang mga pulis na ganito. Yan na sinampulan ko na kayo. So kapag dumating yung araw na may order sa inyo, sumunod kayo. Kasi kapag hindi kayo sumunod, diyan ganyan ang mangyayari sa inyo. So yung ibang mga kapulisan naman, mga ngamba. Siyempre, may mga pamilya din yung mga yan. May mga kabit pa. Diba? Magkano allowance ng asawa? Sabihin na natin na 20,000 per month ang allowance ng asawa. O yung kabit, 30,000. Pwede 50,000. Pag nawalan sila sa serbisyo, o yung mga bago-bagong mga pulis, wala pang mga naita yung mga business. Edi kawawa sila. Kaya mapipilitan silang kumilos talaga, sumunod sa kahit na labag sa isip nila. Kaya kayo, yung mga lahat po na nandito sa live ko na to, huwag nyo pong ibabash ang mga kapulisan. No, mapatungkol dyan sa mga pagsuspindi-suspindi na yan at pagsunod ng mga kapulisan sa inuutos ng gobyerno dahil unawain ho natin sila. Kapag hindi sila sumunod, sila din ang kawawa. Kaparehas lang din natin yan, mga tao, may mga pamilya din yung mga yan. Hindi porket pulis eh, sobrang mayaman na. Although may mga ilan na pulis, mayabang. Pero yung iba dyan, talagang may pamilyado na kaya natatakot sila na baka, oy, tana, no choice tayo.
Oo, kaya nga ito na lang talaga, baka maaari nga talaga na ang Duterte na lang talaga din yung inaasahan ng ibang mga kapulisan diyan na ano, na tulungan din sila. Alam ko yung iba diyan na mga kapulisan medyo nakakapag-isip-isip na rin eh. Na paano bang dapat nating gawin kasi lahat ng inuutos sa atin mali eh. Tingnan niyo yung rally na yan. Dapat andiyan lang tayo para matyag kung may mangyayaring gulo, pero ang gusto laging harangan. Eh nasa batas natin yung rally na yun. Malaya ang bawat Pilipino na magpahayag ng kanilang salobin, di ba? Oh. Nagkikindatan lang ang mga pulis na yan, Kuya Jay. Oh, palagi po natin ipag-pray ang Pilipinas. God bless. Bigger than enemies. Oh, tingin ko yung mga pulis na yan follow with unlawful orders. Kaya nasuspindi. Hindi rin. Ewan ko lang ha. Jutang Ginemers. Yung gobyerno na yan. Ako alam kung kaninong followers to. Ni BBM, ano ba talaga ang ginagawa nila sa Davao? Gusto ba nila magsimula ang gera? Kami, taga Davao, ay inoobserbahan ang nangyayari ngayon dito sa Davao. So, dito totoo ha, itong sinabi ni Jonathan. Kasi may mga kaibigan din ako na nasa Davao eh. Sabi nga nila doon, sabi nila, una-una, dito tahimik. Walang mga tarantado, walang mga hold upper, magnanakaw. Meron ni ilan, pero kagad na nawawala. Kaya nga, talaga, itong sinasabi na nag-o-observe lang sila. Talagang totoo to, yung mga tiga Davao. Sabi ko nga sa inyo, kapag kumilos ang Mindanao, sunod-sunod na yan. Yan ang huwag sanang antayin natin. Hindi naman natin pinoprovok na gawin nila yan, no? Pero yan ang isa sa mga nakikita ko na kapag kumilos na ang Mindanao, yan na yung katakutan ni BBM. Hindi, totoo yan. Pag kumilos ang Mindanao, sunod-sunod na yan. Lahat na yan, tingnan mo. Visayas, Luzon, kahit yung Luzon, susunuran yan. Posibleng hindi. Pag ang Mindanao na ang kumilos. Boss Jay, nabwisit, brownout na naman dito sa amin, nawawala pa ang signal. Ay, parehas lang tayo, huwag kang mag-alala. Dito rin sa amin. Followers ni Miss America yan, no? Jutang Ginemers. Ewan ko bakit itong sumisimpatya sa bangag at adik na presidente. On the way to Maisog, New York. Oy, Bogie Aragon. Mag-love shoutout. Ingat kayo dyan, ha? At on dito, ito dapat pag-anuan din natin tong video na to eh. Tutaya na. First, kaya nangyayari, nag-i-intervene ang Bangko Sentral. So ang ibig sabihin ito, attorney, kapag ka lumalakas ang dolyar, nagmumurang piso, nagmamahal po yung mga inaangkat natin. Ano? Lalo-lalo na po pagkain at produktong petrolyo. Pangalawang pagkakataon na naging ganito ang ekonomiya ng Pilipinas sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Naunang bumagsak ang palitan ng piso kontra dolyar noong 2022. Nagbabala naman si Dr. Batu na posibleng ikabagsak ng Marcos administration ang mga nangyayari ngayon sa ekonomiya dahil lalong pagkagutom ang itudulot ito sa mga Pilipino. Hindi, best president pa rin yan. Best president pa rin yan. Walang haka-haka. May nagugutom na Pilipino, haka-haka lang yun. Haka-haka lang yun. Hindi totoo yun. May nagugutom? Nagugutom ba kayo? Hindi, wala. Haka-haka lang yun. Haka-haka lang ni ano, ng taong bayan yun na nagugutom na sila. Wala yun. Hindi totoo yun. Ako na nagsasabi sa inyo. Ano yung sinabi ni Charlie? Ano? Bakit anong sabi niya? So, tingin ko yung mga pulis na yan, ano to, wala naman. Unlawful orders, kaya nasuspindi. Anong unlawful orders? Oh. Wala. Oh, hindi pa rin yan. Oh. BBM, 20 years pa daw, ha? Oo nga, kaya nga gustong yan eh. Kaya nga gustong, baka si Abby ang tanga. Oh. Pag umabot ng 60 years yan, break record ni PBBM. No. Oh. Siguro mga butat balat na tayo nun. Ganitong nangyayari na sumasagsad ang exchange rate, sumasagsad ang stock exchange, merong inflation, di ba? Nakakaroon ng kahirapan, kagutuman,
ito po yung mga necessary conditions ano, na para sa sa societal upheaval. Kumbaga nakakaroon ng disgusto, discontento ang mga tao, no? Sa adin niya, posible ring sa piti ng pamahalaan ang nangyari sa mga lider noong Asian financial crisis sa huling mga yugto ng 1990s. Yan ay kung walang matinong solusyon na economic team ng gobyerno at sasanda lamang sa mga tinawag ni Dr. Batu na textbook economics, mga economic forecast na malayo sa tunay na nangyari sa ground. Kung hindi nila to talaga pagtutuunan ng pansin, MJ, ano? Dalawang beses nangyari yan noon, pero alam naman natin pag nagtuloy-tuloy pa ito, eh malamang this government would have the same fate as what happened with Indonesia in 1998. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal. Nakakakalang yan. Walang kwenta yan. Yung ano, hindi totoo yan. Yung kahirapan sa Pilipinas. Ang yaman natin dito eh. Yeah, yaman-yaman natin eh. Ano nga eh. Yung bigas nga ay saglit ng bilin yun. Sayang lang ba? Isang sahong bigas, magkano? Oh, yung binibili ko dito, 3,500. Saglit lang yun. Isang sahuran lang yun sa YouTube. Tapos, i-report pa yung channel mo. Oh, wala na. Oh. Yeah, sabi ko sa inyo eh. Sige pa. Oh, yung mga tansu dyan, sige pa, konti pa. Oh, konti pang push. Oh, tingnan niyo, pati kayo diyan, iyak kayo.